Tol, gandang gabi. Linis time tayo ng aquarium natin ngayon. Medyo madilaw na kasi yung tubig, nakikita nyo ba yan? Kulay brown na yung tubig niya. Para may lumot. So ang dumi na niya. Ayan o. Hindi na komportable yung mga alaga ako. Ayan, ngayon maglilinis ako ng mga, ando na sa linisan sa banyo yung mga filter niya, tsaka yung pump, lilinisan ko na. Ito yung estilo ng paglilinis ko, ang ginagawa ko. Tatanggalin ko muna yung pump, lilinisin ko itong mga to. Linis ko na yung mga gilid, nalinis ko na yan. Tapos, saka ako ipupull out yung mga ano, para paglagay ko ng tubig, malinis na yung ano, yung tanke. Lagay na lang ako ng lagay. Ayan. Medyo ano na sila. Parang pangit ang tingnan. Iirita na ako. Yan ito yung ano ko. Tara, puntahan natin yung mga pump niya. Sobrang dumi, grabe yung filter. 2 weeks ko siyang hindi nalinisan. Yan ito na itsura. Sa bagay, pagka goldfish kasi yan, talagang madumi talaga yan. Expected na yan. Kasi ito mga tol, gagamit ako nito pang kuha ng tubig. Para makuha rin yung mga dumi sa ilalim, ganito ginagamit ko. So, nabili ko lang din to sa mga pet shop. Nasa 90 pesos lang yata ito. Ganun. Okay. Yung mga ano, ginagamit kong mga ano to. Mga tubig na yung stock mo to, may anti-chlorine. Ito na yung isasaling ko doon. Pampalit ng tubig. Mineral siya na 8 liters. Isang 8 liters, dalawang 10 liters na pigtanggalan ng mineral water. Tapos ito naman yung anti-chlorine na ginagamit ko, chlorine eliminator. Yung mga stock na tubig ko, nilalagyan ko na siya ng isang takip lang, isang patak lang. Sa 8 liters na tubig, okay na siya. Mawawala na yung chlorine niya. Aqua Vigor, chlorine eliminator. Kung mapapansin nyo, malinis na siya. Nalinis ko na yung pump niya. Pump with oxygen na siya. Filter. Oxygen with filter na. Ayan. Parang dual na siya. Dual purpose. Ito kadumi yung filter niya. Ayan o. Tain ang mga isda yan. Grabe o. Dumi. Kasi dito yung mga labarak ko. Binabad ko lang muna saglit. Yung hose niya. Nalinis ko na din yung hose. Okay na din. Ayan. Inano ko lang siya sa gripo. Yung malakas na pressure ng faucet, tanggal yung dumi. Ito yung washable ko na filter, hinugasan ko na din. Ayan, hugasan ko na siya, mga idol, mga tol. Ayan. Tapos yung labar ako, kinakamata ko na lang ulit. Bali, pinagdalo ako, pinagpatong ko na lang. Ayan yung isa. Ito yung pinaka-primary. Ito yung secondary niya. Pinaka-final na niya, labasan ng tubig. Tingisin ko muna to. Hindi ko na mag-video, wala akong tagahawak ng camera. Yan. Doon na lang pag naka-built-in na siya doon. Pag nakakabit na. Okay. Tolo, pawasalin na ang ginagawa ko. Ito, babawasan ko na ito. Babawasan ko to. Yung tubig mga ganito kataas. Sasalin ulit nito. Para hanggang sa ma-cycle yung tubig, mapalitan lahat. Ganun lang, manumano lang yung gawa ko. Ganito yung ginagawa ko. Ilubog ko yan dyan. Ito. Hirap ko lang hawak ang camera. Yan, diba? Nakalubog siya. Kasi pipress ko to. Ito. Lumunta kasi. Yan, diba? Yan, ganyan ang ginagawa ko. Hanggang sa tingin ko medyo madami ng ano, oh, didagdag ulit. Dagdag ulit ng tubig. Ingat lang dun sa mga isdal, baka tamaan naman yung ano. Tapos masailan din mga balat niyan, lambot. Dadal niya yung mga dumi.
No? So, tingin ko, medyo na sobra na yung bawas ng tubig ko. Wala ko ng dagdagan. Ito, pangalawang galon ko na to. Pangalawang 10 liters. Salinan ko kasi konti. Dadahan lang yung pagsalin. May anti-chlorine na yan, tubig na yung stock na yan. Tagal na, isang linggo na yan ang stock yan. Yan. Magyan ko siya. Sa ito, ibabawasan ko ulit. Ibabawasan ko ulit siya. Mano-mano, ang hirap. Kasi nga wala akong malaking kwarto. Malit tayo yung espasyo dito. Pag nasa Cavite na ako, doon ako magsiset up ng mga 50 gallon siguro. Aquarium. Ayan, babawasan ko ulit. Ganito siya. Ito yung style dyan. Alam sa ilalim. Para makuha yung mga dumi, mga pupo. Mga dumidikit. Ayan. Tapos nito, pagkasaling ko niyan, busin ko lang yan. Yan yung pinaka-final na tubig na yung lalagay ko. Ayan sa mga gilid. Nandiyan yung mga dumi niya, mga pupo. Nanwa lang yung ginagamit kong ano. Yan siya. Dagdag ulit. Dagdag ulit ang tubig. Yan lang. Ayan. Ang dahan lang. Baka masaktan yung mga alaga. Selan yung balat niya mga yan. Ito yung pang ano ko, kaunting bawas pa. Tapos last na yung pinaka-final na tubig na. Kaunting bawas na lang yan. Tapos parang malinaw na siya. Kunin ko na lang yung mga dumi. Uy, yamahan siya. Ayan. Ayan, hanggang sa mga linis na talaga siya. Okay na, yung final na tubig niya ang lalagay. Iladamihan ko na lang yung tubig niya kasi marami sila, masyado silang crowded sa loob. Dapat mga dalawa lang, yung dalawang goldfish na ang natap ko. Okay na siya, ngayon. Nilagay ko na yung pang-final na tubig. And mga to, nilagyan ko siya ng ilaw na para makita ko kung medyo malinaw na ba. Kasi dyan makikita yung ano eh. Yung mga naglulutangan pag maliliit na tae. Tapos lalagyan ko na siya ng final na tubig. Pang final ko na na tubig. Dadamihan ko na lang. Ayan mga tol. Dandahan lang ulit ito. Isang galon ng 15 liters. Siguro yung lahat ko to. Dandahan lang ang paglagay. Ganyan lang. Ayan sa... Ayan na siya. Parang puno rin yung ano ko para nakalangin sila ng ayos. Kasi marami sila, kukulangin sila sa kitchen dyan. Yan, sakto lang. Yan, marami pa rin naglulutangan dumi. Pump na lang, bahalang mag-ano dyan. Madalis, yan. Yan, ganyan karami yung tubig ko. Marami sila kasi sa oxygen. Lahat ko na mga tol. Yan siya. Okay na. Ngayon, kakabit ko na yung mga ano niya, filter niya, pump niya. Ayun mga tol, nalagay ko na yung filter ko tsaka yung pump. DIY nga lang pala yung pump ko, ay yung filter ko, I mean. Okay. Yun itong ginawa ko. Bumili lang ako ng isang ganito, pinagdalawa ko siya. Primary, secondary, ganyan lang ginawa ko. Tapos, nakalagay lang ko dito. Ito yung primary niya. Hindi ko muna binubuksan yung oxygen. Inalipas ko lang ng ilang minuto. Kasi baka mamatay mabigla yung mga isda ko, mamatay. So ito yung pinaka air inlet niya. Ito. Angat ko lang na ganyan yan. So ito yung cord ko. Ganyan lang siya, ganyan lang siya. Okay. Batay sa sariling ano lang yan. Experience. Kasi ito lang, pinilang ko lang siya ng panlinis sa salamin. Ganyan lang, marami pa kasing ano, bago ano pa lang eh.
Hindi naman kasi magpe-perfect yung sobrang linis. Masasakin lang ulit yan, lilinaw na lang yung mamamalaya. Lilinis ko lang siya ganyan. Siguro pwede na siyang i-on yung... Pwede nang i-on yung oxygen kasi ilang minuto na rin naman nakalipas. Pasaksa ko na to. Ayan siya. Magano na siya. Medyo nililiman ko na lang yung... pagkakabit ng pan para mahigop talaga yung mga ano... yung mga dumi sa ilalim. Ayan siya mga to. Ayan lang, ganun lang. Simpleng ano, setup lang. Pambahay lang talaga. Libangan ba? Nakakaaliw. May ganyan libangan ka sa bahay. Ano yung oras mo? Parang hindi mo na mamalaya na gagamit ko sa ganyan. Okay mga tol. Hanggang dun lang yung video. Shinare ko lang yung paano ko mag-ano ng mga alaga ko. 10 gallons nga lang pala yung aquarium ko na yan. Siyam na isda. Dalawang oranda, red cap. Tsaka pitong fancy goldfish. Yan mga tol, yung resulta ng aking ginawang paglilinis. Diba? Malinaw na ulit yung tubig nila. Masaya na ulit yung mga isda ko. Kanina kasi parang chocolate na yung tubig. Kaya kailangan talagang linisin. Tapos barado na rin yung mga filter. Kaya hindi na makadali ng maayos yung tubig. Ayun. Yung ginawa ko nga pala ay parang ano lang. Sariling idea lang yun. Sariling experience. Dun sa mga ano, baka mag-comment kayo na, "Oy, ba't ganyan ginawa mo? Ganito, ganyan." Okay, thank you. Thank you for watching. God bless.